Thanks God, it's Friday again. Thanks God, it's Friday again. Yes. Okay, what is good in Friday? Because it's weekend. Weekend. And then? Walang mga check. And then what is good in Friday to me? Because meron tayong mag-serve live. Yes. Meron tayong live ulit, maka-minister sa mga couple. Every Friday at 7 o'clock in the evening. Yes. Welcome to all the viewers there. Thank you very much for your prayers and for your support. And thank you for your likes and comments. And thank you also to those who share this vlog. This is intended to all the marriage couple, even those who are not yet married and they're planning to get married. Okay? We give thanks only, not only on Friday, but we give thanks to the Lord our God. Every day, every night. Every minute of every our minute, lives. Yes. Every Monday, every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Even, not only day, but also tonight. Every breath that we made. Yes. Every minute. Yeah, talaga. Yes. No? So, salamat po pa sa mga ano natin, mga first support. Like also to thank House of Change, General Santos City, and yes. House of Change, Kuala Lumpur, Malaysia, from Nanay Shani. Thank you very much also to the Funville Foundation. Thank you very much also to our supporter here in their first supporter, mga intercessors, lahat-lahat ng ano natin. Yung mga naging vlog, yung mga guest natin sa mga nakaraang mga vlog natin. Yes. Sir, hindi napapansin ako ah. Ganda ng flowers. Naging plantita ka rin. Plantita na po ako. Kahit wala pa yung nauso ang mga plantita, plantito, plantita na po ako. Yeah. Ano ba pa? Ano pangalan ng plantita? Sabi mo, sinbinanggit niya kanina. Alocasia ba yan? Alocasia. Saka pasensya na po mga viewers. Talagang unprepared po kasi yung ano po, yung pot ay medyo hindi po bago. Ang anong pagkalam mo yan, alam ko, badyang. Hindi yan badyang. Pero hindi yan badyang. Alocasia. Okay. May... parang velvet o nakita ko sa ano. Yan. Pagka ganda, terno pa na ano mo. Hindi ko ito napansin. Terno pa sa damit ko. Baka the dyan... green and the green here. Diyan din galing yung ano. Nakaka-refresh po at nakaka-relax pag marami pong tanim. It's refreshing and maka-absorb po ng mga stress. Yeah. Kaya tanim tayo ng tanim. Meron akong gusto pa salamatan kay Lord sa pano, sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, sa magmula sa mga panganay na sa bunso, sa aming apo. Meron na po kaming apo. Na isa. Yes. And then, meron pa salamat, Shutar, sa anak natin from Kuala Lumpur, Malaysia. Dumating na. Yeah, welcome home, Ivan. So lang, hindi pa sa pwedeng umuwi ng bahay. And under quarantine. Under quarantine pa. Excited tayo masyado na ma-meet natin, makita na for how many long years. But, yun niya, almost protocol. Almost 1 year. Okay. Okay, Shutar. So, tapos na tayo dun sa topic natin nung una, dun sa five languages of love. Five love languages. I hope na meron kayong natutunan. You learned a lot siguro naman. Thank you sa mga guests natin, sa mga birthday guests natin. And yes. Then, tonight, Shutar, ano ba yung mga topic natin ngayon? Ang topic po natin ngayon is the greatest need of men and women. Yan, the greatest need. Need ng mga husband and mga wives. In Tagalog, yung pangangailangan. Greatest need. Meron tayong pangangailangan. Kahit babae ka, may pangangailangan. Lalaki ako. May sarili din akong pangangailangan. Kaya nga, dapat natin itong ma-address. No? Dapat natin maintindihan, malaman kung anong pangangailangan ng partner mo. Yes. Ayan. At dapat mo rin malaman kung anong pangangailangan namin mga lalaki. Diba? Okay. It's important. Yan. Kasi yun talaga isa sa mga gagawin natin para maging stronger. Maging stronger pa yung ating marriage life. Okay. Kaya ito yung mga ma-address. Siguro meron pang mga iba. We just take muna yung available ngayon na pwede natin i-share. Marami kasi ito. Marami. So we will take it as kung ano weekly. Lang po yung makaya natin for this
first moment. Session, okay. No? Yung this session. Ating, so once again, let's start. Gawin natin itong series. Every week, meron tayong ilalagay ng mga points. Anong the needs of a woman and the needs of a man. Yan. So yung mga kailangan talaga. Number one natin na itatalakay ngayon, itatake up natin, is yung need ng mga women. Ay, ang need ng women. We men. We men. We men. Yeah. Paki-spell mo yung women si Dar para W-O-M-E-N. Ulit. W-O-M-E-N. Yeah. Plural ng woman. Or to simplify it, good evening, Bishop Jan Dagante. The need of wives. The need of wives. Wife lang. Kasi isa lang wife, isa lang asawa. Ay, wife lang. The need of wife. Okay. The need of a husband. Yeah. Kasi before tayo mag-start, alam ko yung need ng men saka women talaga. Number one is love. Number one is God. God is love. Love is God. Nandiyan sa Holy Bible sa 1 John 4:8, God is love. So pag walang love, importante meron love, no? Kasi pag walang love, ibig sabihin yan, ano lang, lust. L-U-S-T. Ibig sabihin yan, ano lang, kung sa baga, no, kaibog o laman, makalaman lang, makamundo na pangailangan. Kaya nga sa lahat ng dark, importante, merong love, merong God, kasi yung pag-aasawa. What God has joined together, let no man put asunder. Yan, okay? So yun ang number one na need ng mga wife is love. Love talaga. Kasi yung mga wife, KSL lang, palaging KSL. Yan nga. Kulang sa love. Dati KSP. KSP. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin, parang kulang sa love. Yun ngayon, ang, kulang sa love. Mga women. Yeah. Yung appeal talaga nila yung love. Yung always special. Parang feel namin na kami lang yung special talaga. Yan. Mga special. Lahat ng klaseng special. Yung gusto namin. So, expressing your love for us, yan. Yun lang talaga ang pinaka satisfaction din namin. Di ba? Na-take up natin yung sa five love languages. Pero ito naman is yung love ang kailangan talaga ng mga women. Yan. Feeling nila talaga love pag number one talaga sila. Sa movie nga, walang number one, kundi may only one. May only one? May only love. May only love. Kasi kung feeling number one, magkaroon ba doon ng number one, number two? Number two, number three. Kaya ang kailangan ng mga wives is love. Yeah. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala love. Number one, number two. Always all my love. Yeah. Parang ganun. Kaya importante yun talaga. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang love. Pag lalong tumatangis. Yeah. And love, parang wine. Yeah. Ang love, it is a binding force. No? Para kayong dalawa maging isa, yun ang nagbibigkis. Yun ang nagtatali. Kaya nga, pag tayo kinasal, itatali. Di ba? Nakatali ka na sa akin, si Tart. Yes. Ako nakatali na sa'yo. Anong pagkasal sa atin? Anong tinali sa atin? Cord. Cord. Yan. Cord, no? Hindi na pwedeng iwalay kasi natali. Kahit natanggal na yung cord after ng ceremony ng wedding, pero yung love, symbolic pa rin. Nandyan pa rin. Symbolic lang yan. No? Talaga, love conquers all, sabi nga ng iba. And then, kasi love. Yung mga kami mga wife, parang we were overwhelmed pag na-feel namin na kayang gawin ng aming husband kahit ano. Okay. Yung bang ma-feel talaga. Sabi pa sa labas, ako buwis buhay. Kaya niya magpakamatay for the sake of her, of his wife. Yeah, that's right. Just what has just Jesus Christ did in the cross, yeah, di ba? Pakamatay si Jesus para sa labas. Okay. No one has done, that like that, yes. That he died for us because of love. Dahil sa'yo. That's kaya, a pag-ibig. Mga husband, yeah, ang kulang lang sa amin palagi is love. Oh. Pag may sumpong kami, yes, show your love for us. Yeah. Kasi minsan sinusumpong kasi parang hindi napifeel na love. Kaya KSL. Yeah. Yung mga KSL, yung mga kulang sa lambing at love, yan na naman minsan yung mga kunting mga touch dyan sa
Yun. Feeling. Kaya nga dapat love, natin love, malaman love yung five languages of love talaga. No? Because if we speak love, by the way, sweetheart, it is a many, love is a many splendor things. Okay? Kaya hindi tayo matatapos dito. Pag-usapan natin yung love. Sana naman yung need ng mga men. Ikaw okay. Ang need ng men, ano din? Respect. Okay. Respect. Kasi nga talaga, sabi nga doon sa Bible, wife, sa Ephesians chapter 5, verse 21, 23, hanggang 31, no? Sa Ephesians chapter 5, wife, you must submit or you must respect to your husband. Yun talaga, no? And then sabi nga doon, and husband, love your wife. I have to love my wife. Yeah, talaga. Biblical yan po. Take note nyo, Ephesians chapter 5. If you have time, please read all the chapter of chapter 5 of Ephesians, no? Pero especially dun sa Ephesians 5, mag-start sa verse 21 hanggang verse 31. Yan. Kita natin yung divine order talaga. Eh, ako naman, pag sinabing respect, yan. Kahit na hindi ako mahalin ng asawa ko, pero mas masarap pa rin kung mamahalin. Love and respect, no? Kaya nga, kahit na wala ng pag-ibig minsan, kasi usually sa couple, sa pag-aasawa, hindi naman sa pag-ano, ito, natural ito na naramdaman, experience ng bawat couple. Yung iba, kung tumatagal, lalong sila nang lalamig sa isa't isa. Kung bago pa lang sila, ulit na marriage, bagong kasal, yan, mainit na mainit yung love. Di ba? Harangan naman ang sibat, yan, talagang susuungin pa yon. Pagka humawak, laging ano. Pero, ano naman talaga, kahit na matira na lang yung respect. At respeto ako ng asawa ko. Kahit anong gusto niya, gagawin ko. Yun ang respect, di ba? Pero once na, pag nawala ng respect ng wife ko sa akin, ang lahat na mga wala ng kabuhuluhan, ang lahat ng bagay. Kasi, doon ako nabubuhay, doon ako kumuha ng lakas doon sa respect talaga. Pas lalo siyang nagre-respect, lalo naman niya akong nilalove. Di ba, yes. Si Tart? Pag lalo ko naman siyang ginalove, respeto ko. Lalo siyang nag-respect sa akin. Kasi feel ko, pag na-feel mo na love ka, importante talaga sa husband mo. Yan. Parang ang dali lang lahat gawin. Yan. Kaya nga talaga, love and respect. Magkasama. Sabi nga dito, mag-ano muna, kialam ako sa iyo. Oh. Yung respect daw kasi, sabi dito, to speak highly of our husband. Yan. To hold in high regard, to praise him. So, amen. Yun ang sinasabi ko nung sa mga mix natin na mga seminars. Seminar. Grabe yung high regard tayo sa ating mga husband. Yung hindi natin sila pinapahiya. Yung talagang kahit palpak-palpak na, galing-galing mo pa rin sila. Praise na praise pa rin. Para motivated din sila na gumawa ng mga gusto nila mga bagay. So, ang respeto ay parang all praises po tayo sa ating mga mister. Amen. Mga simple things na ma-appreciate natin sila. Kasi high regard tayo. Lagi natin silang pinipraise, pina-appreciate. Kasi nga yun, sa kung sa love language, words of affirmation. Wow, sarap. So kahit hindi lang ano, kahit sige, okay yan, start. Magaling ka, respect. Highly speaking, highly for husband. Sarap pakinggan, no? Lalo na pag sa ibang tao, yung iba kasi marinig mo, sinisiraan yung husband nila sa iba, itchichismis pa. Wag na gawin na. Itchichismis nyo, yung so, husband nyo yung tao. Disrespect yun na wag nyo gawin sisiraan nyo yung husband nyo sa ibang tao. Kailangan talaga. Pag narinig ka mang hindi maganda sa husband mo, aayusin nyo, di ba? Pagkano talaga, ikaw na mag-ayos. Okay, alam mo naman na binibenta na, sinichismis, sinisiraan yung husband mo, yung wife mo, yan, sinisiraan. Yun talaga, hindi lang need ng husband yun, pero unless, alam ko rin na need din ng wife yun. No? Yes. Love and respect talaga. Yeah.
So, kailan sa mag-asawa meron yan. Kasi pag nawala yung dalawang bagay na yan, yeah, parang mag-struggle. There is parang may mabigat na something sa pagsasama ng mag-asawa. Okay. Ano ba yung mga gagawin natin? Mga bigyan na ng mga idea o tips yung mga viewers natin sa tar. Paano na ma-maintain yung love na tinatawag? Okay? Sa respect na tinatawag. Anong gagawin? Pahin may mutual understanding. Yung walang struggle sa... Kanisa kasi yung power struggle. Yung sino yung... Sino talaga? Dominante. Sino ang magwagi? Kailangan tama talaga. Yeah. Kahit mali. Di ba parang mawala yung respeto ba? Para lang for your own satisfaction. Para lang masaya ka. Insist mo talaga yung sa'yo. So it's not respecting. In other words, possessive. Yeah, dominante. Dominante. So kailangan maging sensitive din po tayo kung bakit sometimes yung mga hindi talaga maiwasan yan. Kasi nga, there is no such thing as perfect marriage. Yeah. So lahat ng mag-asawa, successful. Dadaan talaga yan sa mga challenges. Kasi nga, malaki na kayo nagkita. Pero pwedeng maging successful ang marriage. Dahil, Mateo, pag nandyan yung respeto at pagmamahal. Yeah. Respect. Kasi diba, una-una man talaga, bakit mo inasawa yun? Kasi mahal mo. Hindi lang dahil nga kung ano, kundi dahil mahal mo siya. So, i-maintain mo yung warmth, yung init ng pagmamahal, magsasama ng mag-asawa. And then, meron pang ihidalagdag si Tart, yung salat naman eh. Kasi ito, matagal, wag natin basta-basta bibitawan ito. Kasi marami tayong mga topic, maraming mga points, pero dito muna tayo sa love and respect. No? And love covers a multitude of sin. Yeah. Sa Bible po yan. No? Kahit na basta mahal na mahal mo yung partner mo, yung wife mo, o yung husband mo, yun, kahit na may mga malaking kasalanan, konting kasalanan, yan. Importante doon na meron kang humility, meron kang humbleness, at meron kang fruit of the Spirit. Kasi love will conquer every multitude of sin. Kahit na gaano kalaking kasalanan ng asawa ko, mahal na mahal ko pa rin ito. Diba? Sabi nga nila, wives speaks from language of love, and the husband speaks from the language of respect. So, importante yan. May respeto talaga. Respeto talaga. Sa, kahit minsan kasi yung mga wife kasi minsan. Kebs. Napipil yung love. Nagiging disrespectful sila. Kasi yung parang it's the way na ipapakita nila na uy, ganito na ako ngayon. I need to be loved. Ganyan-ganyan. Kaya, in return, parang hindi na siya nagre-respeto kasi nga hindi niya na-feel na mahalaga siya. Kaya minsan yan ang nangyayari sa mga mag-asawa na hindi kasi na-express mabuti yung mutual na understanding ng love and respect. Okay. Kaya hindi man mahirap siguro yan na gawin. Kung talagang you want your marriage to be successful, may willing po tayo na i-give up. Yan, kasi dito, ang pride kasi ang minsan ang nakakasama talaga sa mag-asawa kasi kunting diferensya lang. Parang nagpapataasan ng ere yung mag-asawa ba. Pero kung may pagmamahal at respeto, everything will be possible. Yan, talaga, no? Kasi yun talaga ang respeto. Minsan kasi, dapat, hindi lang minsan, dapat nating iwasan yung tiyatanong competition, no? Yung nakipag-compete ka sa wife ko, and then yung wife naman naging pag-compete sa husband, no? Kasi the two shall become one. The two shall become one. Isa na kayo. Kailangan magtulungan. Yung success ng wife, success din ng husband yun. Yeah. Yung success ng husband, mas success talaga ng wife yun. Yeah. Diba? Magiging proud ka sa iyong partner. Pero yung utang ng husband, utang pa rin na ng husband. Ay, utang na ng husband yun. Yung utang ni wife, sa kanya lang yun. At utang ko rin yun. I mean, okay, ganun lang kasimple po ang ano, parang it's really easy to say, but syempre, hindi man talaga madali yung lalo na pag may mga malalim na mga nangyayari, but
in God's grace, sa grasya ng Panginoon po, walang okay. Imposible naman. Lahat na pakilagay mo lang, Ivan, sa screen ng love and respect, mo. Anak. Lagyan mo. Love and respect lang talaga. Yun ang number one talaga na dapat mo na i-consider ng mag-asawa. Saka yung pamuhay natin. No? Pamuhay lang. Okay. Kasi yung respect, kasi masyadong broad na ano yan. Ito yung ano ng mag-asawa. Madali lang naman talaga. Asawa na nagkaroon ng mga halimbawa, something na halimbawa, nagkaroon sila ng mga negosyo or something, may decision sila na ginawa, lalo na si Mr. nag-decide ng ganito, tapos medyo hindi supportive ang wife, tapos na-fail. So, doon nag-umpisa yung nawawala ang respect. Huwag kayo magsisihan. Kaya nga dapat, Support pa rin. Sometimes, may mga decision ang ating partner na parang kaya hindi lang siya successful kasi hindi sinusupport ng wife. Oo. Kaya na-fail. Kaya yung root ng disrespect kasi fail, na-fail nga yung something. Kaya lang naman kasi ang reason kung bakit na-fail yun kasi hindi sinusupport ng wife. Number one na support. Ito maganda kasi yung wife ko, number one nag-support talaga sa prayer. Yes. Prayer intercessor, prayer warrior, prayer supporter, yan, financier. Isa din yun sa need ng mag-asawa, ang prayer. Nagatulak. Number one. Number one. Nagrespeto. Yan talaga, ano, kasi, pag sa divine order tayo, kailangan, kasi doon sa Ephesians chapter 5, 21 up to 31, doon na divine order, di ba? Christ is the head, and then, una si Christ the head, and then ang husband, and then yung wife, yan. Hindi pwede mauna yung wife kay husband. Kasi kaya sabi niya ng divine order na pag-usapan is we must be our husband's pusher. Yeah. Kaya mga wife, dapat ipupush natin ang ating mga husband. Hindi po drug poster, kundi pusher. Which means, tagatulak. Na encouragement. When we are respecting our husband, we will speak highly of them. Yeah. Kahit Nag-encourage. Ipupush natin ba? We will lead them. We will hindi lead pala. Yung parang tayo yung back up nila. Siya kabaga sa ano, siya ang ano, cheering, taga-cheer ba? Taga-cheer pa tayo sa ating mga husband. This is a symbol of respect pa rin yan. No? Yung nag-cheer ka, nag-encourage ka, nag-motivate ka sa husband. Yan, ganda-ganda pakinggan yun. Yung magiging ano tayo. Pero pagka sinabi mga, huwag talaga magiging mga negative words, palpak ka, wala kang kwenta, nako, nakakaguho ng mundo ng husband yun. Imbis na may nawawala. Mga abilidad pa yan sila, mga talent pa yan sila. Hindi na, pakita, wala na. Nato-turn off na sila. Oo. Kasi nga, pag nagsabi ka ng positive, lalo kaming na-motivate, lalo kaming na-encourage, lalo kaming nasigasig. Yan. Pero pag negative naman, kasi pag once negative, curse yun. Huwag mong i-curse yung husband mo o wife mo. Kasi we are the living temple of God. Yes. 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19, we are the living temple of the Holy Spirit. No? And the Holy Spirit lives in you and lives in me, lives in us. Do not curse the temple of God. Do not curse. Kasi the two shall become one. Sabi nga doon, babalik din tayo. Kaya iwasan talaga natin na magsabi ng mga negative. Kasi wala kang respeto sa husband. Wala kang respeto sa wife mo. Mga wife, yeah. Isang never natin gawin. Yung sa harap ng mga anak mo, ikukwento mo yung mga pagkakamali ng husband mo or yung mga kahinaan ng mister mo, ikukwento mo sa mga anak mo. Kasi yung mga anak natin, mawawala na respeto sa ating husband or sa ating wife. Kaya dapat, we will take caution or mag-ingat tayo when it comes sa pagkukwento sa mga anak natin. Yeah. Let's really be very careful na, ano ba yung sinabi mo? Ano ba yung sinabi pa? Tatay mo? Hindi na lang, walang mga kawaan. Huwag ka
pagsumbong ang mga anak mo. Kasi nakadegrade po yun sa status ating spouse din. Mawala din po ng respeto yung ating mga anak sa spouse natin. So, kailangan talaga careful tayo. Yung respect and love. Kasi kung love mo yung wife mo or yung spouse mo, love mo yun and respect them, gumagawang marabi ng mga negative things. Yan. You keep it to yourself na lang. And you open up mo na lang sa mag-usap because communication is really the best way na ma-resolve ang mga issues. Meron nga yan eh. Meron ako na naman eh yung babae, yung asawa na inaway ng husband niya. Tapos yung asawa nagsumbong doon sa mga anak, nagpapakampi doon sa anak. Sabi niya, ang tatay mo, walang kwenta yan. Lagi pa, lagi akong inaaway. Binabanggit lagi yung mga kamalian, mga weakness doon sa mga bata, sinusumbong. Nangyari, yung mga bata mismo, wala nagre-respeto din sa ama. Yan yung sabi ko, danger po. Yun po yun. Kaya hindi lang sa ama, lately, bandang huli, pati din sa ina. Lahat ng magulang, both parents, a mother and father, wala nang respeto ang mga bata. Kaya kung anong kapalpakan ang mga magulang, either nanay o tatay, huwag yung gagawin na magsusumbong kayo o magsumbong doon sa mga bata. No? Para hindi mawala ng respeto. Kasi yung bata. Respect ng mga anak sa parents. Yeah. Importante talaga may respeto, no? Kaya, kasi nandiyan yung blessing sa respect . Kasi nga sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 3, sabi nga doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Respect so, pa rin yun. Yeah? Salamat honor. Mga viewers. Meron pa si Tart. Ano? Sa Ten Commandments, di ba? Mm-hmm. Okay, sabi doon, sa Great Commandments, honor your father and your mother so that you may have life. A long life and prosperity. Yun ang sikreto. Yun ang sikreto ng success ng long life and prosperity, no? Yung natawag na respect and honor. Alam nyo sa, no, yung pag sinasabi nating respect, honor, sa Korea, sa Japan, sa China, o kung saan lugar sa ibang mga dako ng mundo, kung saan yung sa Korea, Japan, China, Israel, kung sino yung pinakamatanda na tao doon sa kanilang lugar, pinupuntahan talaga nila yun. And ino-honor, nire-respeto, kahit di nila kilala. Basta mga matanda, binibigyan ng regalo, binibigyan ng honoring, binibigyan ng pera, nagmamano, nagluluhod pa yung iba. Kaya nga, sila ay binibless ng Panginoon, yung Israel, binibless yung Korea, Japan, saan yan? Maraming nire-respeto na kanila. No? Ang nangyari ito sa atin sa Pilipinas, yung mga matatanda sa tinatapon sa pabayaan sa kalye. Ay, kung mayroong iniwan. Yan. Yung mga matatanda na sa kalye na. Yung ibang may pera. Yung mga matatanda doon sa home for the aged. Okay? Para nawala na ng respeto. Hindi naman sa inusgan ko kayo. Hindi naman sa dinadjudge ko kayo. Pero bigyan natin ng respeto yung ating magulang. Kahit na ulyanin na yan. Kahit na may mga sakit na, wala nang silbi, alagaan natin. Kasi yung ating magulang, kung ano daw pinakamahaba, pinakamatanda, sila pinakamalapit sa Diyos. Kasi sila ang mga edad, may edad na talaga. Kaya yung blessing, galing sa edad, sa ating Father God, pupunta doon sa mga ninuno natin. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. And so on and so forth, napunta sa kay Jesus Christ at napupunta sa ating mga magulang, sa ating lolo ng lolo, ating mga magulang, nanay at tatay natin. Kaya nga, importante talaga, meron ka love and respect
Saka si Tart, napapansin ko, pag walang love, walang respect eh, di ba? Mm. Yan. Kung walang respect, wala rin love. Kailangan talaga. Neutral. Ayan. Kailangan magkasama lagi yan. Love and respect. Oh, yeah. Yan po ang unang need ng both spouses. Okay. So, siguro, tama na po itong topic natin ngayon. Nagdabing ito. Let's see each other on Friday again. Next Friday again, no? Next Friday again. So, marami pa tayo ma-discover. Any comments, suggestions sa mga viewers. Thank you for your time na makinig sa amin even this little time lang. Yeah. Because our desire is really to reach out couples to refresh, renew, and reconnect. Yeah. So, praying na with through this ministry, in this blog ministry, sana I'm declaring na merong mga ma-revive kahit konti lang doon sa mga nangyayari sa mga buhay na mag-asawa. Just only to share to you our experiences, our life, our testimony, no? At least kaya paano maka-encourage kami sa inyo, ma-motivate, yes. And then makatulong din, no? So if you have question, please PM us or direct message us or private message us. It's a mixer yung ating account. Kami din po ay nag-learn din through this. Kasi siyempre wala kang perfect. Every now and then, din po tayo. Si Tart, sabihin mo kung anong personal account mo para yung gusto magpa-counsel, pre-request. Imelda Fano lang yung account ko sa FB. Imelda Fano. Yung sa akin naman po, yung personal account ko, Val Fano Senior. And then, yung ating blog, Facebook account, okay, sa page natin, Mix and Mixserve. Yes. So please like, please comment, and please do share. No? Yan, sa ating mga. Para mas lalo pa kaming gaganaan sa inyo. Next topic natin, very exciting. Next week, yes. No? Ang topic natin sa next week, need ng woman is affection. And need ng men, ano si Tart? Sex. Yeah. Expert. Pick up natin yan next Friday. Be excited. Yeah. Affection and sex. Yeah. We thank God. Pero hindi walang mali siya. Hindi po ito bastos. We are already December. Yeah. Christmas season na. Okay. So it's time of giving. Okay. So, we thank God. It's time of love. Wala na pong bagyo na nangyari. Nakalipas na po. Ng 2 weeks ago na yung bagyo. And salamat. Still, thank you, Lord. We keep on praying to those victims. Yeah. Devastation na nangyari. So, we pray na sila ay magkaroon ng kanilang mga provision, protection, encouragement. God will provide them the food, shelter, nangyari sa kanila. So, meron pa, no? Lastly, bago akong kami magtapos, okay, sa John 3:16, is love din yun. Kasi nga, meron tayong Christmas season ngayon eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting love, everlasting life, everlasting love. Thank you very much sa ating mga minamahal na viewers. Thank you mga viewers. God bless you. See you again on Friday. Love you. See you again. Thank you for your likes, comments, and share. God bless you all.